Huwag kang husga ng husga sa kapwa mo. O bago ka humusga sa kapwa mo, ay alamin mo muna kung perpekto ka. Pero kung alam mong hindi ka perpekto, ay pakialaman mo muna yung sarili mo bago ang kapwa mo. Para sa ganon, ay mag-improve ka. Be kind, but don't let people use you. Okay lang naman magiging mabait ka sa kapwa mo dahil masarap sa feeling mo o sa pakiramdam mo na mabuti ka at mabait ka sa kapwa mo. Pero minsan, yung kabaitan natin sa ating kapwa, tayo ay inaabuso. Minsan, tayo pa ay napapasama. Kaya tayo, gamitin natin yung ating utak at saka puso para sa ganun. Hindi tayo aabusuhin at hinding-hindi tayo papayag na gagamitin tayo at aabusuhin tayo ng ating kapwa. Sa larangan ng pag-ibig, hindi lang sa minamahal na special na tao sa buhay mo o yung mga mahal mo sa buhay. Yung minsan, ibinuos mo ng lahat, ibinigay mo na sa kanila ang lahat, pero para sa kanila ay hindi pa sapat. Magiging wise ka, magtira ka ng para sa sarili mo, para sa ganun hindi ka kawawa sa huli. Kasi walang ibang tutulong sa'yo balang araw kung hindi mismo yung sarili natin. The best healer and the best killer is the time. Diba minsan kapag may nagawa tayong masama sa ating kapwa o ang kapwa natin ay nagagawa ng masama sa atin, minsan maghihintay pa tayo ng tamang panahon o oras para sa ganun mapatawad natin siya. At syempre, ang oras din, ayan din ay killer. Lalo na pagka marami tayong mga ginagawa o meron tayong dapat gagawin. At minsan, tinamad na tayo, natulog na tayo, wala na tayong natapos. So, natapos yung maghapon mo, wala kang natapos. Kaya, wala na naman yung oras mo. Kaya, use our time wisely. Para sa ganun, hindi masayang yung ating oras at panahon dahil hindi tayo babalik sa ating pagkabata.